Hello mga Kalingap, good morning. Pakisuportahan po natin si Merlin Mix Vlog. Kalingap partner din po natin siya. Asawa po ni Dom Henry Vlog. Salamat. Thank you, Ate Edna. God bless. Magandang araw po sa lahat. Ito po ay isang panayam kay Tatay Ricardo, isang tatay na karugtong ng paa ay kahoy, nag-iisa sa buhay. Ito po ay isang kwento na napakasilan at kalunos-lunos na karanasan mula sa kanyang pagkabata. Habang aking naririnig ang kwento ng kanyang buhay, hindi ko mapigilan na tumulo ang aking luha. Ay, iduwan natin. Sabi ang magpanag, itong anak mo, primo, ay pagsapit ng 12 taon, papatay na ito. At hindi nga nagtagal, nung ano na, ipadala na ito sa ng mama ko, isang buwan pa lamang ako, nadala na ako sa papa. Mama ko mauwi naman doon sa pamilya niya. Ano na, nagtaki na rin ako. Dahil sumapit ang 6 na taon, napapunta kami sa Ragay. Ragay, Kamsur po. Napapunta kami sa Ragay. Nagdayo siya ng maglagari. Ngayon, nabubusan siya ng bisyo. Kami magkapatid ay nautosan ng bilid ng sigarilyo. Nung kami naglalakad na ang oras ay mag-aalas na nasa lubong namin ang masumbali. Ngayon, napagtripan ng kapatid ko. Ilang taon po yung kapatid mo? 13. 13? Malaki dito. Malaki kay ano? Malaki sa kanya at kakamataas-taas. Mabulas talaga yun. Ngayon, narek ng kapatid ko. Ako naman, itinali ang dalawa kong kamay at pati ng paa. Itinali ako naman sa puno ng tungaw-tungaw sa tabi ng ilahan, luma. Hanggang doon ko nakikita ang mga ginawa nilang kayutan sa kapatid ko. Ganun po. Ngayon, iniwan kami agaw buhay ng kapatid ko. Tuluyan ang pinatay at isusunod pa ng akin. Ang sinabi ng kapitan, huwag mo nang patayin yan dahil pagbaho ng kapatid, lalamunin rin yun, isasama na yan. Kaya yun, hindi ako nang patay. Pitong taon, ano pitong araw na mauubos ko ng baho ng kapatid ko at nangyubulok na. May naramdaman naman ako na nag-ihilang kahoy na patungo dun sa amin. Nung pala yung karabaw na yun ay nagsisinti. Doon kami nasumpungan. Ang kapatid ko yung nag-aaral na siya. At agad naman tumakbo yun. Kumuha ng mga kasama. At binalikan ako. Inintay muna na tumikna ang hangin para ako takbuhin. At hindi nila malangap ang baho. Agad na pinutol yung tali at agad naman akong inatak ng dalawa. Hanggang sa dinala ako sa ospital. Nang mag-iisang linggo na ako sa ospital, ang kamay ko untay-untay naman ang lalambot. Hindi naman yung pinigilan hanggang ako. Hanggang sa ako'y tulala. Malaman ng magulang ko na nasa ospital na ako, at doon ang kapagsabi na may kasama yan, babae. Dahil anya, di na namin makilala at buwak na. Nag-aagnas na. Mahabang buho at tulaklakan ng damit. Yun naman ang tinakbo naman ng mga ako, sigurado na. Nung bumalik sila at inayos ng kapatid ko sa libid. Si Kuya. May trauma si Kuya. Kuya.
yun. Nagbalik sila. Inabot ako na kaupo. At tinatanong ako kung sino daw ang gumawa sa amin. Hindi ako kasagot. Ngayon wala ako sa sarili ko. Ngayon, sinagpag ako ng ama ko. Ang dalawa. Nung mapay-pray ako sa kama, at umamon ulit, at yun para aking nabuhayan. Nakita ko siya siyang dinuro ko. Dinura ko siya. Ikaw ang daging dahilan ng aming sinapin. Nang dahil sa bisyo mo, kami ang napahamak. Na dapat sana kayo. Nakapagpunta sa pagpili ng sigarilyo mo. Kaya sabi ko sa kanya, Papa, patutunayan ko na sa'yo. Pag ako inulit mo, papatayin na kita. Dahil sa kapatid ko, napiruwisyo ng dahil sa bisyo mo. Isinusumpa ko yan. Huwag mo na akong ulitin. At titiyakin ko sa'yo, huwag kang tutuloy. At hindi nagtagal, dinala ko dito ng Papa ko sa tiyo na, tiyo Imko, tiyo Mani, tiyo Imko. At dyan, ako iniwan. Ngayon, sa madaling sabi, sumapit ng 10 taon ko, binalikan na po ng ama ko, tinuwa ako dyan. At ginawa nilang lahat para malimutan ko ang nangyari sa amin. At hindi nagtagal, sumapit na ang 20 taon ako. Doon na nagsimula ang kalbaryo ng buhay ko. Kaya doon na ako nakapatay. Unang napatay ko dito pa ng sagpap at isang sipa. Ah. At yung paninda ko, ginawang basahan. Grabe naman. Kaya tumakbo ako papuntang Panganiban Road. At doon ako nakakuha ng pako sa kabila. Na ngayon natatayuan ko ng robot yun sa may likura na ngayon, nakuha ko yung pako na yun. Natulis ko. Ginawa ko naman na nadinig ko sa mga matatanda na yun daw yung pang-alis ng pag-imat, pang-intra. Kaya nung bumalik ako, doon ko nasumpungan na. Kaya doon ko na nagawa ang nais ko. Sabi nung kutsiro, sa wakas, hindi ka niya tinatanggal ang bala. Ngayon, naliligo ka na rin niya sa dugo. Kaya, tutoy, tutulungan na kita. Pinagtulong-tulungan ako nung para mapatay yun. Hanggang sa yung mga tama nun. May 100 ang tama nun. Yung kasak ng pako. Tapos, yung mga nirip. Rapist po yun? Siya po, talagang tarantado. Siyang kinatatakutan dun sa... Kaya nga, nasabi nung panak yung mama, papatayan nito yung sukal ng pala. Kaya nung napatay ko yun, hanggang sa... Siya din po yung nag-rape sa kapatid mo? Hindi. Iba? Ah, iba po. Mga nirape yung mga anak ng mga grocery. Kumakaraganda yung asawa ng amo. Pati mga katulog. Namamasok ng bahay. Kaya nagpasalamat yun sa akin mga babae yun, pati yung mga kawasan ng lalaki. Parang nagbigay sa akin ng voluntary ng pera. Na salamat ang natutoy at may paghigantin kami kahit paano. Gusto mo niya mag-aral ka. Mapag-aralin kita. Mamili ka na niya dyan sa mga dalagang yan. Ikaw na ang mag-asawa dyan. Yung gawa naman ng ama ko, iniinuwi ako sa kanilang bayan.
At doon ko naman nasumpungan yung sinasabi ng pangdalawa ko yung pangkatay niya. Kaya yun, yun na yun. Siya na yun. Ang nangyari, napatay ko din. Pinaload siya doon sa dulo ng pier. Binuksan ng siminto para gawin siyang monumento. Hanggang doon. Tapos, mawantid ako, nalayas ako ng ating. Bago ako nakaalis, maraming dugo ang nagbawas sa akin dahil sa pasa-pasa ang akin. Dahil sa mga sampal na nais ang palayasin at ayaw nang mangyari yung nangyari sa Ragay. Naglayas ako, pero may iniwan akong salita. Dado Baba, hila ngayon, uuwi lang ako. Kumbala ko. At sa paglakad ko, hindi ko alam kung nagbahabol sa akin na apat na babae at tatlong lalaki, yun na pala ang mga kukbala. Na ang supremo nila yung matandang tangkad. Ate po daw. Yun ang nagkukuk sa akin. Hanggang sa ako'y nagbunata. Doon, wala pa akong naisusunod noon. Sila na muna naglalagad kung saan-saan yung mga ano, palak na lang kung saan-saan, mga babalita ng mga tanggalan, mga abusado, yan ang mga inaarambos nila. Hanggang sumapit na ang 71, doon, pumatay na ako ulit ng tatlong tao. Nakapalit ng buhay ko. Yung papatayin ko, magnanakaw ng karabaw. Kailan na niyang gugustuhin mo, buhay mo, o yan, papatayin mo. Nakiusap naman sa akin yung anak ni Supremo namin, sige na niya. Kung mahal mo niya ako, dahil ang ililigtas mo dyan sarili mo. Kaya ginawa ko naman, pinatay ko yung tatlong. Doon ako inatangan. Inagyan ako dito ng balabal na pula. Iyan ang sagisag mo. Mula ngayon, mayroon ka ng ranggo. Tatawagin ko ngayon, ikaw si Commander Tibon.